Hi guys, good evening. Ito ngayon guys, magre-repair po tayo ng timer ng washing machine. Ito po yung washing machine na to. Yan, Panasonic po yung tatak niyan. Ito yung tsura ng timer ng Panasonic na washing machine guys. Ito po yung sumabog. Yung timer niya, yan o. Yan. May bago na po tayong binili ngayon. Ito guys. Ito po yung bago kong binili ngayon. Yan. May color coding na po to siya guys. Ito. Yung blue sa blue, yellow, gray sa gray, tsaka pula sa pula. Yan. Ito. Ito yan. Sundin nyo lang to. Pati din dito sa kabilang live niya. Yung brown niya, yung live niya. Ito. Tapos mayroong blue, pula, tsaka ito. Ito yung brown. Ay, hindi, gray. Yan. Sundin nyo lang yan. Yan. Tapos naka-screw po yan dito. Tapos sa harapan, dito po yung pihitan niya. Yan, hatakin nyo lang. Iwasan nyo mabasag tong pinaka ano nyo dito, yung pinaka kaha nya. Kasi kahit anong pihit nyo kung basag na yan, hindi nyo mapakinabangan. Kaya yun guys, may screw po yan siyang dalawa dito. Dito po yung naka-screw. Sa national na washing machine. Yan guys. Yan, kakabit natin ito, i-install na natin. Iayos na lang natin yung wire dito paglagay para hindi siya i-harness nyo na lang ng maayos para hindi po siya magkagulo-gulo dyan. Okay, ayan. Yan, kiklik nyo lang yun siya dyan. Tapos ito, lagay nyo lang dyan. Sundan nyo lang yung mga guide dyan sa ating pihitan. Yan. Tapos, scroll natin dito sa likod. Ito, may dalawang screw yan dyan. Okay, nakaibat na ikabit na natin. So, ito na yung luma. Napalitan na natin yan. Ito naman yung sa drainage niya. Okay, ngayon guys, bago natin siya isaksak guys, kapag pinihit mo ito, kailangan to siyang may response, tumutunog. Ha? Pakinggan natin ha. Yan. Ibig sabihin guys, good yung gawa natin. Nagre-respond siya. So ngayon, ito, nagpalit na rin ako dito ng pinaka-plug niya. Binago ko na rin to. Yan. Dito po siya nung nakaraan nakalagay. Since na medyo kalumanan itong washing, ang habol ko lang kasi nito guys, maganda yung makina niya. Binago ko na to siya. Dito ko na nilagay. Yan. Nagawa ko ng sariling daanan niya. So ngayon, saksak natin.
under po yan, sigurado. 220. Okay? Narinig nyo? Okay, so. Pipitik din po yan. Yan. Doon natin malaman yung good yung gawa natin. Okay? 5.5 kilogram. Malaki po yan. Malalaman mo naman guys kung may diferensya yung timer niya. Kung may diferensya ito, dito pa lang matitress mo na siya eh. Kasi hindi siya, hindi na siya nagta-timer. Pusa na siyang umaandar, tuloy-tuloy, hindi siya uminto. Ito po yung diferensya niyan, timer niya. Sana guys, nakakatulong ditong vlog na to para kung mag-repair man kayo sa inyo ng mga appliances nyo, meron kayong idea. Ngayon, subscribe mo lang yung channel ko guys para ma-update ka rin sa ibang mga vlog ko na ano, about sa mga gamit sa bahay na repair. Yan, electric pan, washing, cooker, bukod sa bilang isang bikers. So ngayon guys, okay na yung gawa natin. Inobserbaran mo tayo natin siya ng mga 10 minutes. Noong nakaraan kasi guys, napansin kasi ni Mrs. Kumikislap ito. Yan pala, ang tama niya, ito na oh. Yan, yan ang tama niya. Mapapansin nyo, nasusunog. Ayun oh. Buti napansin agad. Kaya sa mga sa ating bahay guys, ingatan natin na magkaroon tayo ng shorted ng wiring sa bahay. Yun po ng cost ng sunog. Lalo na kung wala tayo dyan sa bahay natin, sa trabaho, mga babae na natira. Kaya minsan, maging aware din po na tayo sa mga gamit natin sa bahay. Okay. So, yan. Thank you po sa panonood. At saka subscribe mo lang din yung channel ko at post button para ma-update ka. Okay? So ngayon, hanggang dito na lang muna. Thank you.